And natututo na rin kayo, parang mas nagiging mature kayo kung paano mag-manage ng pera, na parang imbis na gastusin nyo, parang you are finding ways para mas lalo siyang kumita or lumago. Ganyan. And that is very helpful sa inyo kasi parang nagkaroon kayo ng additional sources of income or streams of income. Hello guys, hello Farsigns, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating weekly Taroscope plus Lovescope para ngayong March 5 to 11 para sa Farsigns, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Bago tayo mag-start guys, shoutout ko muna yung mga bagong members sa ating exclusive membership program. Hello po kay Miss Adelfa Reyes, Jennifer Resurrection, Rika Abe, and Annalyn Manao. Thank you so much mga ka-Pixie for joining. So, i-shuffle ko yung cards guys, sa hanapin ko yung energy ng fire signs. To. So, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Wow! So, for some of you guys, no, nakaka-discover kayo ng mga bagong skills, bagong kaalaman, bagong knowledge kung paano mapapalago yung inyong kaperahan. Yung iba sa inyo, you are also trying. Parang meron din kayo mga sinusubukan. Parang experiment ba ganyan? Mga sinusubukan ng mga bagong bagay, mga bagong opportunities na maaaring magdala ng pag-unlad or pag-asenso pagdating sa kaperahan nyo mga kapiksi. So, ang sentro ng inyong enerhiya is more on money guys, no? And kung at saka yung iba sa inyo, parang natututo na rin kayong mag-handle ng pera, natututo na rin kayong magpaikot ng pera, and natututo na rin kayo, parang mas nagiging mature kayo kung paano mag-manage ng pera, na parang imbis na gastusin nyo, parang you are finding ways para mas lalo siyang kumita or lumago. Ganyan. And that is very helpful sa inyo kasi parang nagkaroon kayo ng additional sources of income or streams of income, like I said, no, na maaaring ang magdala ng pag-unlad sa inyo. For some of you guys, no, hindi lang sa nagiging balanse yung pamumuhay nyo, pero you will also become very busy, as in parang magiging abala kayo sa pag-handle ng mga pera. Lalo na kung kayo ay nagde-negosyo, so let's say for example may mga online business kayo or offline businesses, parang feeling ko sobrang dami yung clients na hindi nyo rin ina-expect, no? Yung iba sa inyo kasi parang bago pa lang, parang meron kayong bagong business na binuksan, tapos parang hindi nyo rin ina-expect na ganito kagrabe yung returns or yung dami ng customers na pwede nyo mahatak or kliyente na pwede nyo mahatak sa business nyo. So nagigain kayo ng momentum, at the same time nagigain din kayo ng inspiration and motivation to do better mga kapiksin. If nakaka-resonate kayo guys, pwede nyo pakinggan yung pampaswerte subliminal natin sa negosyo, so yung pampadami ng customer tsaka yung pampalago ng kita. I-combo nyo yung dalawang subliminal na yun. Ginawa ko yun para sa mga negosyante or sa mga tindero-tindera or kahit sales agents kayo, ganyan. Para sa inyo yun kasi talagang ano na yan, subok na. Proven and tested na guys, parang kayo na yung susuko sa dami ng customer na inaasikaso nyo or parang kailangan nyo na ng katulong, no? Kasi you cannot handle it alone kapag dumami yung or dumagsa yung mga customers nyo guys. So pakinggan nyo lang siya kasi talagang super makatulong sa negosyo nyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo mga kapiksi. Okay, so tingnan natin guys kung ano pa yung additional na mensahe para sa inyo gamit itong deck na to mga kapiksi. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. So ito yung sinasabi na when we say outcome, this is 3D, no? Yung physical reality natin. So, all changes or anything that happens in your 3D, lahat ng ibig sabihin guys, no? Pakinggan nyo mabuti because I really want you to absorb this message, no?
lahat ng nangyayari sa physical reality mo, sa 3D mo. When I say 3D, it's your physical reality, okay? Lahat ng nangyayari sa buhay mo, that is the overall assumptions that you have inside your head, no? Yan yung paniniwala mo sa buhay, perception mo, the way you were programmed since bata ka pa hanggang sa tumanda ka na, overall assumptions mo, overall beliefs mo sa iyong buhay, okay? Kung ano yung nagre-reflect sa reality mo, ibig sabihin yun yung matibay na pundasyon ng paniniwala mo, okay? And, but you can always change it. Pwedeng-pwede mo siyang baguhin, mga kapiksi. Everything is changeable and malleable. All you have to do is, to change those beliefs or create new beliefs in your head. Okay? So, manggagaling yan sa loob mo, inside you, in your head, no? Sa isip mo, in your thoughts, no? And, yung nakikita mo sa 3D mo, you just have to accept na nangyari na yon because you were programmed that way. Your beliefs were programmed that way. Okay, pero kung gusto mong mabago, all you have to do is to do the inner work inside and i-surrender mo yung outcome, no? And para ibigay sa'yo or ipagkaloob sa'yo ni universe yung trabaho niya, yung kailangan niyang gawin para ibigay sa'yo yung gusto mo. Naiintindihan niyo ba? yung ating exclusive membership program sa ating channel, no, yun yung reason kung bakit meron akong exclusive membership program, guys, no. Kung gusto niyo mag-join doon, i-click niyo lang yung subscribe button o yung join button sa tabi ng subscribe button na kayo yung link na sa description box. This is what I teach. Ito yung tinuturo ko doon, no. Paano mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, your 3D outside of you, it's just a reflection of what's going on in your head, kung ano yung iniisip nyo ng paulit-ulit, kung ano yung finofocus nyo, yun yung nagre-reflect sa 3D nyo. You have to surrender the outcome. Huwag kayong masyadong attached dun sa outcome, mga kapiksi. Okay? Ibig sabihin, tingnan nyo lang siya, yung 3D nyo, as a result of your overall assumption. Pero kung may minamanifest kayo, antayin nyo lang, huwag kayong masyadong atat, no? Kasi it will come to you kapag ka naging dominant na siya sa inyong isip, sa inyong subconscious mind, and inaccept na siya as a belief ng inyong subconscious mind. That's when you see things manifest in your life, mga kapiksi. So, habang inaantay nyo, hayaan nyo lang, no? Huwag kayong mag-react, huwag kayong mag-negative or violent react sa mga nakikita nyo. Kasi the more na ginagawa nyo yun, the more na sinasabotage nyo yung inyong manifestation, mga kapiksi. So, surrender to the divine, surrender to the universe, let the universe do the work for you. Ikaw, ang trabaho mo is to declare your truth, to declare your belief, no? Your assumption of things, para declare your desires, para tulungan ka ni universe na i-grant or mabago yung physical reality mo. Okay? So much for this, mga kapiksi. But then again, sabi ko nga, kung gusto niyo matuto mag-manifest using inang tamang pamamaraan, okay, using the power of your subconscious mind and law of attraction, mag-join na lang kayo or mag-subscribe kayo dun sa ating exclusive membership program, okay? Kasi dun ko yan in-explain lahat, mga kapiksi. Alright. So, yung next message natin, guys, is para sa love scope nyo naman, pag-ibig. So, ito yung deck natin. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course na offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umudlad, umasenso. So, magana, maging matagumpay, maging maswerte, maging successful sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. Kung gusto nyo umudlad at umasenso ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo. Good news, guys, kasi meron tayong sales hanggang katapusan na lang, mga kapiksi, no? February 28, 14% discount sa lahat ng mag-avail ng course. So, mag-email na kayo, guys, sa pinaypixitayo@gmail.com. Samantalin nyo yung sale, guys, no? Tsaka dumadami na yung success stories nyan, guys. Huwag na kayo magpahuli. Okay, so meron tayong presence, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kayo ay nervousent ng King of Wands sa ating spread. Meron kayong pinagtatalunan, mga kapiksi, ng inyong partner or specific person. Parang hindi kayo magkasundo nitong person mo, lalo na pagdating sa pera. Baka meron kayong pinagtatalunan na gusto nyo gawin sa pera nyo or kaperahan nyo. Baka gusto nyo magnegosyo or may pinagtatalunan kayo sa trabaho, ganyan.
na parang very challenging para sa inyo. Pero, magkakausap naman kayo ng maayos and masasettle nyo naman tong gusto na to. Ang importante lang guys is magkaroon kayo ng malinaw na paliwanagan ba. Mag-compromise kayo sa isa't isa. Feeling ko yung person nyo parang ano, parang feeling niya inferior siya sa'yo. So, parang feeling niya naliliit siya. Siguro mas magaling ka, siguro mas mayaman ka, siguro mas mapera ka, siguro mas mataas position mo sa trabaho, ganyan. Na parang, I feel like nagiging defensive yung person mo kasi parang naliliit siya sa iyo. And meron siyang gustong patunayan sa sarili niya na parang gusto niyang tapatan kung ano yung mga achievements mo, ganyan. So, parang meron siyang personal na issue sa sarili niya na pinagdadaanan, mga kapiksi. And gusto ng person mo na maging successful siya doon kasi gusto niyang ialay yun sa'yo, no? Parang gusto niyang patunayan sa'yo na kaya niya rin kung ano yung ginagawa mo, kaya niya rin ma-achieve yung mga achievements mo, kung magaling ka, magaling din siya, yung mga ganun. And sometimes, nagdi-disguise sila na parang malamig or ma-pride, ganyan. Kasi parang defense mechanism nila yan, guys, no? So, parang nagiging protective sila. Parang yung macho image nila, ganyan, no? Pinaprotektahan nila para hindi sila manliit sa inyo. Pero this person loves you so much, mga kapigsi. And he or she needs to fill his or her own cup bago niya maibigay sa inyo yung gusto mo. And actually, ginagawa niya yun kasi gusto niya na patunayan sa iyo na kaya niya rin. Okay? So kung may napapansin ka na parang may pinagdadaanan siya ganyan, kailangan niya ng pangunawa at pangintindi mo. Okay? Kailangan niya ng pangunawa at pangintindi mo na suportahan mo siya ganyan, no? Kasi at the end of the day, sabi ko nga sa iyo niya rin naman i-offer 'yon or sa iyo niya rin iaalay 'yon. Parang he or she wants to become a better person dahil din sa'yo, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Support system. Kailangan ng magandang support system sa inyong dalawa para magkaunawaan kayo. Compromise, no? Mag-usap ng maayos, mabuti, expectations, ganyan. Yeah. Para maging ma-okay yung relationship nyo. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa messages. For more March Tarot readings, guys, ito yung playlist natin. Hanapin nyo na yung mga videos na gusto nyo panoorin, guys. And enter mo yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.